Oh! Hey! Hey, welcome back! Andiyan ka na pala! Wait lang ah. May papakita ako sa'yo. May... sandali lang. Okay? Oh, wait. Okay, papalit na. And then... And... Tada! I'm a farmer! Yeah! And anyways... Welcome back to KumuCraft. Yeah! At nagbabalik muli tayo dito sa ating base. At as you can see here, nag-change ako ng skin as a farmer. Dahil sa sinabi ko na isa akong farmer, is gagawin natin dito sa ating base is yung mga farming stuff. Ano bang ginagawa ng mga farmer? Like mga crops, like pag-aalaga ng mga animals, and etc. etc. So bago tayo mag-start sa ating episode, is papakita ko muna sa inyo ang mga ginawa kong progress between the episode. So last episode is gumawa tayo ng cozy na starter house na. Naglagay na rin ako ng mga ayan, puno, and then itong windmill sa tabi nito para kunwari dyan ako kumukuha ng source of power, no? So pagpasok natin dito, pag-akyat natin dito, is naglagay ako ng hanging sign. Yun, sa isa sa mga features ni 1.20. So makikita mo yan. M-Crops Home. Yes. At then pagpasok natin dito, yan. So ito yung interior. And then as you can see here, may mini blocks kami dito. And Riri was here. And nakita nyo din sa tabi ng windmill is meron tayo dito mga alagang mga animals. So meron tayong mule dito, dalawang mule, and then isang black na horse, and meron tayo din camel. Yes, yan, may camel tayo dito. Alright. And then, meron din tayong nakuhang mga alays. So panoorin nyo na lang yung episodes ng ibang KumuCraft members kung paano namin nakuha tong mga alays na to. Between the episode din, is tinanggal ko na yung mga crop farms natin dito at natira lang yung mga animals. Nagpaparami ako ng mga sheep and cows. And syempre, yung ating mga alagang mga goats dito kasi may balak akong mangolekta ng mga horns. And nakita nyo rin dito, sa part na dito, is nag-terraform na rin ako, no? So naglagay ako ng path dito pagbaba, naglagay ako ng mga rocks, and dito tayo makaka-access sa bridge na to, dirt bridge, and ating nether portal, no? Gagawa ako ng mga structure dyan sa ating nether portal, no? And dun sa malayong yun is bahay ni Jellotots. Jello, nasan ka na? Nahanap na kita. And lastly, kung dediretsoin natin tong forest na to, is makikita natin ang isang structure, no? So syempre ginawa ko yan dahil meron dito sa ilalim na isang farm, no? So tinanggal ko yung farm, isa siyang skeleton farm, no? Between the episode din is nag-AFK ako dito. After that is tinanggal ko yung killing chamber dito at nakaipon tayo ng maraming mga bone blocks, lalo na mga arrows. Oh my god, anong gagawin ko dito? So not just one spawner nang nahanap natin, but two spawner, dahil may nahanap naman ako dito na isang zombie farm, no? So nandito yung dalawang villager. Naglagay ako ng villager dito dahil kailangan ko ng mending, at ito naman ay isang cleric para pang trade tayo sa kanyang emeralds, no? So itong zombie farm na to is ginawa ko siyang copper farm, no? So yung mga zombie magka-convert as drowned, and pag nalaglag dito is malalaglag sila sa isang trident killer na ginawa ko dito. So as you can see here is madami na rin ako na ipong rotten flesh, well hanggang 2 chests lang. And dito naman, ito yung mga copper ingots natin na gagamitin natin for the future builds, no? And masasama rin siya sa gagawin natin this episode, tong mga gamit na ito, no? So sobrang dami nating ginawa dito sa KumuCraft server, no? Lalo na sa ating base. So bago tayo mag-start sa ating video, as you can see here is naka-iron armor pa rin ako at iron tools. Like soul speed, yan, unbreaking 3, and yan, projectile 3. No, kailangan na natin mag-upgrade ng diamond tools, no? So balita ko,
Sabi ng mga ibang members, Eastman nag-build daw ng trading hall sa Spawn. So, balita ko, nandito yung trade... Yan. Yan. So, meron tayong bridge dito sa Spawn. So, ang nag-build niyan is si Naitsu Champ. Lalagay ko na lang yung link ng kanyang channel sa description section, no? So... Grabe, lupit. So, dito sa baba na to, nandito ata yung trading hall na sinasabi nila, I guess. Oh, ito na. Oh, yan. Oh, naglagay sila ng mga librarian. Sabi nila, is free daw kumuha ng mga enchanting books dito, no? So, kapag magbubuo tayo ng armor natin, is pwede na tayong kumuha. Okay, meron ditong mga books and etc. Oh, wait lang. May mending? Oh, may mending na rin pala dito. Oh, okay. Oh, silk touch. Eh, may silk touch na ako na ano ko na. Tingin ko pwede ko naman nang kunin to. I guess. Yeah, pwede ko naman kunin to, diba? Well, sabi niyo naman free yun eh, diba? So, kunin ko na. Oy, hello. So, hanapin ko yung armorer. Oh, armorer. Ayan. Armorer. So, ito lang ba nag-iisa? Oh, ayun. So, nakikita ko na. So, kailangan ko ng emeralds dito. So, I guess kukuha ko ng mga diamond armors and tools. Magda-diamond set na tayo para ma-upgrade na natin tong armor natin ngayon, no? So, I'll be right back. At nakolekta na natin ang mga kailangan nating mga armors and tools dito sa baba at lalo na yung mga enchant. So nandito na yan, may mga unbreaking, mending, sharpness and looting. Yan muna. Dahil hindi afford ng mga emeralds yan. So ang kailangan naman natin is enchant ng bawat isa. So let's enchant. At natapos na natin ang pag-enchant at itago na natin ang mga iron armor natin dito dahil meron na tayo super duper beefy na diamond set, no? So yan, meron tayong protection core, na chest plate, na helmet, na leggings, at diamond boots, and meron din tayong sword na may looting 3 na siya, and meron din tayong pickaxe na may fortune 3, and then ito yung kaninang silk touch, then meron din tayo ding diamond axe na sharpness 5, and meron din tayo na fortune 3 na shovel and silk touch, then and nag-enchant na rin ako ng mga diamond bow, no? Now we are covered in diamonds, let's go! Kasi I can't wait to build sa episode na ito, lalo na about dito sa ating mga animals, no? So, naawa na ako sa mga animals ko dito. Like, nasisikipan na sila, lalo na dito sa mga sheep. Oh my god. Natapos-tapos ito, lalo na to sa mga goats. Hindi ko alam kung ilalagay ko sila sa i-build ko dito na barn. Itong mga goats is tumatalon sila. So, pwede silang makataka. So, kaya yung isa dito is naka-leash kasi as you can see, nasa loob siya ng enclosure ng mga cows. Dahil tumatalon ng mga goat, no? Yan, no yan. Nakita nyo, tumalon. Diba? Nakatakas ka, diba? Ay, nako. And syempre, ito rin mga alaga nating mga horses and camel and to mga mule. Bagawan din natin sila ng stable. Well, kasama na yun sa barn, no? Sa part na siya ng sa barn. So, syempre, magre-resource gather na ako para sa ating i-build and i-build na natin ang barn ng ating mga animals. So, tara! Thank you.
And natapos na ang ating animal barn. Oh my God, umuulan. So ayan, so may maayos na pagtitirahan ng ating mga animals. Yan, as you can see here sa loob is may maayos ng... Nagkakasikipan pa rin. At least meron naman silang maayos na enclosure na... Right. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga goats. Pansamantala is dito ko muna ilalagay yung mga goats dahil nga kapag nilagay ko sila dito sa ating barn, tatalon din sila and makakatakas naman sila. Kaya may bubong sila dahil nga tumatalon yung mga goats. And as you can see here, andito yung ating mga sheep. And andito yung mga rideable animals natin like may dalawa tayong mule. And then meron tayong isang horse na black. And then andito yung ating camel. Hello. And nandito na rin yung ating mga cows. So yan, sobrang dami nila and at least buti hindi sila nakakatakas dito. Oh no, nakita ko dito. Now ay natapos na ang ating first task for this episode. Now let's get to the next one. Now napapaisip ako saan ako makakakuha ng diamonds na hindi nagmimina. So sa mga hindi nakakaalam, dito sa aming server sa Kumukrap ay meron po kaming tinatawag na shopping district na pwede kang magtayo ng shops at magbenta ng kung anong mga resources na pwedeng bilhin ng mga customers. So nagbabalak ako na magbenta ng mga resources na kailangan dito sa Kumukrap, no? Let's see kung anong pwede nating ibenta dito. Dito sa loob ng chest minecart na ito, ang pwede nating ibenta dito sa server. Okay, so as you can see here, meron tayo ditong 6 na items, no? So unahin na natin ang bones. So ang bones is meron tayo dyang skeleton farm at nakaipon tayo ng mga stack of bone blocks at pwede nating ibenta sa shopping district. Pangalawa naman, ang copper ingot, no? So meron din tayong farm para dyan. Well, mabagal nga lang yung farm na yon, which is yung zombie farm na co-convert into drown farm na kapag ginamita ng looting sword is makakapag-produce ng copper, no? Now next is ang Nautilus shell. Hindi ko alam kung kailangan ng mga Kumukrap members ito, pero napaka-rare nito at nakukuha siya sa mga drown. Pero dahil sa Nautilus shell is pwede ka mag-produce ng conduit. So magagawa tong conduit na ito kapag kinap mo ang Heart of the Sea and 8 Nautilus shell, no? So ang Heart of the Sea is medyo rare siya hanapin at kailangan mong makahanap ng treasure chest, no? Now next, ang kelp. Well, hindi kelp ang ibebenta natin, which is ang dried kelp block. So pwede tayo mag-farm nito at may naisip akong farm nito. Gagawin ko na lang siya at makakaproduce tayo ng sobrang maraming kelp block. And lastly, ang mga honeys. Ang honeycomb and ang honey bottle. Na susunod na gagawin natin for this episode. So gagawa tayo ng bee farm or honey farm dito sa ating base. Siyempre, bibuild na rin natin siya ng isang building. Siyempre, aesthetic, yeah. Kasabay nun is gagawin na rin natin yung zero-tick kelp farm para makapag-produce tayo ng maraming kelp. Yeah! So nakapag-resource gather na ako sa i-build nating bee farm, which is ito, and ito. Sobrang daming mga resources. And let's build our bee farm. Let's go! Woohoo!
And it's a brand new day at tapos na natin i-build ang ating honey farm / honeycomb farm / wheat farm. Yes, yes, nagdagdag tayo ng isang farm sa ating binild, no? And I'm so excited na ipakita sa inyo ang aking binild na honey farm. So, in 3, 2, 1. Yes! So, tawagin na lang natin siyang bee farm, no? Kasi, syempre, saan nang gagaling yung honey? Syempre, sa mga bees. Yan! So, ito yung build nating bee farm. At syempre, naglagay din ako ng wheat. So, para mas gumanda yung environment dito sa build na to. And then, naglagay na rin ako ng mga custom trees. Well, hindi siya custom trees. Like, nitweak ko lang siya. So, ayan. So, naglagay na rin ako ng path papunta dito sa ating bee farm, no? Para makapunta tayo dun sa entrance ng ating bee farm. So, papasok lang tayo dito sa ating bee farm. At syempre, ito lang yung ating interior. Pagtaas natin dito is nandito yung storage ng ating bee farm. And nandito yung mga redstone. So, wag nilang pansinin. And ayan, may bubble column para pumasok dito yung mga nakokollect ang items. Yan, kagaya niya, nakukuha ko. So, ayan. So, meron tayong wheat. So, ayan, naglagay ako ng item sorter para ma-sort yung mga items, no? So, ayan, as you can see here is madami nang napoproduce na wheat. Lalo na itong honeycomb. Wow, naka 3 stack na. And itong honey bottles, no? Oh, may seeds pa na napapasok. So, papakita ko sa inyo kung saan nang gagaling yung mga items na napapasok dito sa ating farm. At nandito yung production ng mga honey. So, yan. Naglagay ako ng crops. Yan, nakikita nyo si Farmer Villager is nag-harvest siya ng mga wheat para pupulutin ng mga alay yung mga nahaharvest na wheat at ilalagay doon sa note block. Kaya may note block doon para yung mga alay is doon magdadirect na ihuhulog yung mga items na napupulot nila. So as you can see sa mga alay, may hawak silang mga items gaya ng honey, honeycomb at wheat, no? So, and then andito yung mga bees. So yung mga bees is nakakatulong din silang magpatubo ng mga wheat dito sa ating farm. And sila din nagpo-produce ng honey. Syempre, mga bees sila. So ito yung ating bee farm. So what can you say sa ating binild ngayong episode, no? Itong ating bee farm. So rate 1 to 10 kung ano man sabi nyo sa ating bee farm. Syempre, bukod dito sa bee farm na ginawa ko, is meron din ako binild na isang farm. So nandito yung binild kong isa pang farm, no? So ito yung Zero Tick Kelp Farm. Bakit sinabing Zero Tick? Kasi hindi ko na siya ginagamita na bone meal at kusa siyang nagtumutubo kapag gumagalaw itong mga piston. Hindi ko alam ang explanation kung bakit tumutubo ng kusa kapag gumagalaw to. Well, pakita ko na lang sa inyo, no? Pag inon natin, ayun siya. So, medyo laggy. Ayun siya, tumutubo siya. As you can see here, pinupush ng back and forth yung sticky piston, yung mga sand, no? And then, sa ibabaw nito, is tumutubo yung mga kelp. Well, hindi ko alam kung ano yung explanation dito kung bakit nagkakaganon. At least, meron tayong kelp farm at madaming pinuproduce nito, no? And then, syempre, pagbaba dito sa chest na ito, ibababa ng chest na ito dito sa mga smoker at maluluto siya as dried kelp. So, gumagamit tayo ng lava as source. Dahil sa marami na tayong napoproduce na dried kelp, is pwede na natin siyang gawing fuel source ng ating mga furnaces, no? And, syempre, ibebenta natin sa ating shop. So, nakumpleto na natin ang mga ibebenta nating mga items dito sa server, no? For the next episode naman, is ibebenta na natin siya sa mga bawat members dito sa ating server, no? Paano tayo magbebenta sa ating mga ka-members dito sa server, no? Syempre, mag-build ako ng wagon sa bawat base nila. Dahil sa wala pa tayong shop, like, sabihin natin is nag-start pa lang tayo sa business natin and mag-start muna tayo sa maliit. Kapag naging successful ang ating wagon, i-build ko na yung pinaka-main shop sa shopping district, no? So, gusto kong ipakita sa inyo yung shopping district pero tingin ko, papakita ko na lang siya for the next episode, no? So, hanggang dito na lang muna ang ating video for this episode, no? So, thank you sa mga nanood nitong episode na ito at syempre, kapag na-enjoy mo itong video na ito, leave a like and kung bago ka pa lang sa aking channel, please
subscribe ka na sa aking channel. No? So, thank you, thank you, thank you. So, hanggang dito na lang and see you in the next episode. So, bye-bye. Yeah. Bye-bye.